It's time, magpapa-win years na tayo. What we want is your upper teeth to conform with your lower lip. Sa lahat ng napuntahan ko at napag-inquiran ko, ito na yung pinakamurang veneers and legit pa. Grabe, malaki yung matitipid mo dito and sure ka na maganda yung kakalabasan. Without any additional cost? Wala. Okay. No additional cost yun. Trusted by many, mga artista talaga yung mga nagpapagawa dito and beauty queens. Welcome back sa aming YouTube channel. I'm Mami O. So for today's vlog, alam nyo, very special tong araw na to kasi may gagawin tayong self-investment. And yes, tama kayo nung nabasa, magpapa-veneers po tayo. Kung mapapansin nyo yung ngipin ko, ayan, di ba? Maliliit siya and sobrang pantay-pantay. And yung ibang ngipin ko rin, may discoloration. Nababawasan talaga yung self-confidence ko. Lalo na, madalas akong nakatapat sa camera. Sa totoo lang, pinag-ipunan ko talaga tong ngipin ko. And nag-research ako ng legit, trusted, and at the same time, competitive yung price sa clinic. Good thing na-discover ko to. And sa lahat talaga na napagtanungan ko, sila yung pinakamura at ang dami nilang good reviews. At the same time, trusted by celebrities and beauty queens pa. Gusto ko kayong isama sa journey na to kasi isa kayo sa reasons kung bakit gusto kong mas maging maganda yung ngiti ko sa camera. Kaya ngayon, samahan niyo ako at i-share ko sa inyo yung process, kung magkano ang aabuti ng aking veneers at ang improvement ng aking ngipin. So ngayon, by the way, magpa-perfume lang muna ako. Yung gagamitin ko is from Perfume Express PH by Team Ogad. Yung scent nito is VS Pure Seduction. Let's go! Ayan, nandito tayo ngayon sa may CAD. Dito yan sa may Green Hills branch. And magpapacheck tayo ngayon for veneers since gusto kong improve talaga yung ngipin ko para naman mas maganda lalo sa camera. Ayan, swab muna tayo para makapasok na tayo dun sa clinic. Alam nyo, story time lang. Dati hindi ko talaga kinoconsider itong CAD kasi yung mga nakikita ko nagpapagawa dito, sila Catherine Bernardo, P. Words Back, yung mga talagang kilalang artista. And alam nyo, akala ko talaga mahal. Kinumpare ko siya dun sa iba ko na pagtanungan, actually mas mura dito. Kapag mag-i-inquire kayo ng veneers, usually talaga yung presyo is nasa 25 to 30,000 pesos. Pero alam nyo ba, dito sa CAD, 22,000 pesos per tooth. And diba, grabe, trusted by many, mga artista talaga yung mga nagpapagawa dito and beauty queens. Investment ko talaga to sa sarili ko. Lalo na, di ba, pumaharap tayo lagi sa tao, nagbablog ako and may mga businesses ako. And very important talaga na presentable looking. So ayan, sobrang happy ko. Ayan, naayos na daw yung room natin. Let's go. Dito sa CAD, napansin ko, VIP treatment talaga. And may sarili-sariling room for privacy. So, ayan, mag-move na tayo. Plan for veneers. Pero gusto ko muna i-check nyo yung fit ko. Kung ano ba yung maire-recommend nyo. Tapos kasi meron din akong missing tooth dito. So, kung anong maire-recommend nyo siya sa kanya. I'll do charting lang po. Mm-mm. Ayan, tapos nang i-check yung ngipin ko. Ngayon naman, i-x-ray na and magbe-before picture tayo. Tinatanong ko kung pwede na ba nila talagang magawa hanggang sa veneer. So, yun nga, kailangan talaga ng procedure para naman perfect yung kakalabasan ng ngipin natin. Lipat lang muna tayo dun sa pag-x-ray and dun sa ngipin natin. Then, pinatanggal yung mga jewelry. Bayot. Oo. The system is moving into capturing position. Capture an image. Please close your eyes until image capturing is complete. Mami, it's a boy! No! Ano to? Yan po yung missing. Ah, missing ko po ba yan? Missing. May gap. Grabe, may ako nga yun dito. Akala kasi ito yung pinaka-front. Ayan, ito rin pala missing. O, diba? Grabe. Alam mo, nakakatawa. Ang dami ko palang missing teeth na dito. So, hindi ako aware. Alam mo yun? Kumbaga, alam ko lang may isa, may dalawa. Parang meron apat yata ang sinabi sila. Baka nalunok mo. Nalunok ko yata. Nasaan na kaya sila? I'll take a look lang sa teeth. Okay. Wala namang sumata. Wala naman po.
image natin. Yung material naman natin compatible with the veneers. So, hindi siya obvious na bridge. Pero Doc, since may mga ayun na damage, kapag nag-veneers po, like, kailangan muna siya kayusin bago siya i-cover. Actually, during the preparation of veneers, hard na siya. Yeah, okay. Mas na-open eh. Kasi minsan, lalo yung mga may past na pa. Pero kasi, Doc, isa rin sa ayo, medyo hesitant ako. Yung nakita kong ginaano, yung parang ang daming ginagrind sa maple. Yung teeth ko po ba, ganun siya ang mangyari? Hindi naman masyado. Kasi aligned naman yung teeth mo. Saka siguro yung nakikita mong preparation is, baka crown preparation, usually nakikita ng patient over the internet. Okay, oo. O yun nga eh. Kaya medyo hesitant ako before magpa-veneers. Kasi ayoko siyang i-grind. Pero okay naman po yung maple. Okay naman niya. Pero we'll do ano pa rin, reduction. Kasi if not, it will look too bulky. Okay. Kasi ang babawasan lang natin sa veneer is yung top part ng maple mo. Na 0.5 millimeters. Ang sakit ko ba yan? No naman. Kasi mag-anesthesia tayo. Kasi during the procedure, para lang prevent natin sensitivity during the reduction. From here, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that will be veneers. Tapos, itong missing tooth mo here, ibe-bridge natin. It will be supported by your canine and ito isa mong premolar. Pero is there any way na like hindi na siya isama? Kasi syempre, di ba, per cup, per tooth yung, yes, ano yun? Oo, kaso, ang danger niyan, pag walang ngipin, kita mo nagkaka-space yung teeth mo. Kasi, nag-move ang teeth sa empty area. So, kung hindi natin i-close as up yan, siguro ngayon, ayan, yun lang yung space mo. Siguro, bigyan mo na ilang months, lalaki yan. Parang sayang naman yung i-veneer mo kung hindi mo ito i-close. Kailangan din natin mag-cleaning before we start, ha? If, sorry to, kung unahin ko lang muna yung upper, yes, para kasi... Actually, unahin natin yung upper para ma-establish natin yung proper bite. Alright, okay pa. Doc, yung sa color ng ngipin, makakapili ba ka ng level ng white? Bigyan ka namin ng freedom to choose yung shade mo. Wala naman difference ng ano, or the whiter, mas mahal, o hindi? Wala naman po. Ayan, na-check na yung ngipin natin. And for quotation, ha? Ayan na. Kanina, kinakabahan ako sa procedure. Pero mas nakakaba pala yung quotation. Pero kasi nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, compared dun sa dalawa, tatlo kong pinag-inquiran, pinuntahan, ayan, mas mura din talaga dito yung veneers nila. So let's see kung magkano yung total na quotation. So ayan, may tanong ako do, kasi yung zirconia nga yung recommended mo. Like, ayun na ba yung pinakamaganda? Yeah, oo. Okay. Kasi number one, metal free siya. And then since you're doing veneers, very compatible siya. So, mas magbe-blend siya with your veneers. Yung pinaka-veneers po natin, ano yung type? E-max. E-max. Porcelain. Yun din yung pinakamaganda. Yes. So, mas yun mas mahal? Siya. Mas mahal ba siya? Hindi naman. Ito kasi yung standard na ginagamit namin. Okay. Ito kasi yung mga zirconia veneers na tinatawag natin, it requires more tooth reduction. Okay. Kasi kailangan niya ng bulk eh. Okay. Zirconia needs bulk. Kaya here, we usually using zirconia natin sa mga bridge natin sa likod kung saan tayo nag-chew. Kasi kailangan ng matibay talaga. Mas matibay. Okay. Yes. From here to here. Ayan, yung veneers natin. For that, ang 6 units veneer natin, 22,000 po tayo per tooth. So, for 6 units veneer, that will be 132. Yes. And then, ito naman tayo. So, from here sa canine mo, and then yung missing tooth mo, and your next premolar, yung 3 units natin na all porcelain crown. So, for all porcelain crown, 30,000 tayo per tooth. So, for 3 units, that will be 90,000. And then yung zirconia bridge mo dito sa right side. So, medyo likod na kasi, plus molar yung nawawala. So, we'll use zirconia dyan. Kung saan malakas yung mastication forces natin. Okay? So, 3 units tayo. For 3 units na zirconia bridge, 35,000 per tooth. So, for that, 3 units is 105. So, ang total po natin is 327,000. 327. Okay. Ayun na talaga yung ano mo, kung baga sa budget and ano, yun na yung recommended. May downgrade ba yun? Meron tayong tinatawag yung counterpart ni zirconia, yung may metal framework. Or since to metal na matawag natin. Ang ano lang niya, other patients ayaw na lang anything with metal sa mouth nila. So, okay. Ano bang nagiging difference ng metal? Ng metal,
Medyo in terms of aesthetics, mas superior si Zirconia since wala siyang metal and then... Ah, like, ah, metal lang mukha talaga siyang metal? Oh, metal yung pinaka-framework. Ah, okay, okay pa. Cover pa rin siya with porcelain. Mm. And lang, it tends to be too opaque. Mm. Masyadong opaque siya. Pero, like, kung covered naman siya, baka pwede siya. Sige, I'll take a look. Medyo kita rin kasi better mag-Zirconia pa lang din. Pero magkano po ba yung papaganon? Yung ganon is 25,000. 25, so 10K yeah. Ang difference. For example, nakabit na yung veneer, may sumakit. Anong ginagawa usually? We have to check na sa... Per tooth naman yung lagay, di ba? Yes, so kapag may problem, okay. Actually, yung pinagandaan ng veneers, kung in the near future may sumakit. Mas madali? Yes, all kasi right. Ang veneers natin covered na yung top. If ever kailanganin mo ng root canal, magiging untouched na yung veneers. Mm-hmm. Kasi sa likod naman yung access ng root canal. Oh, I see. And yung maintenance po ng veneers? Maintenance, sa patient side, kailangan mo flossing every night. At least one. Pero every one ako kailangan bumalik na? To come back every 3 to 4 months for cleaning and check-up. Cleaning, all right. Okay. Ito naman yung maintenance. Okay pa. Check-up lang. Regular lang dapat. Okay. Sige. Doc, give me 5 minutes. Mag-uusap lang kami ni Hasma. Yeah, sure. If we're going to start it na today, at mm-hmm. least from the total amount, makapag-down po tayo na 50%. Mm-hmm. For our mode of payment, we do accept cash, credit card. Mm-hmm. But sa credit card po, any card transaction po tayo, meron lang po tayong 5% na additional. Mm-hmm. And we do accept also the check bank. Okay. And bank transfer also. Alright. Regarding dun sa credit card, for example, like pwede ba siya ng half cash and then yung other half, like dalawang credit card? Kasi syempre may limit din yung card na gagamitin namin. So baka pwedeng dalawang card yung pagsamahin. Pwede naman. Okay naman tayo. Peso, nakakalo. So sige po, pwede naman na siya and mag-down na rin kami today. Today, para we can start. Anong mode? Ngayon is ang mabibigay namin is yung 50 muna. Pwede naman yung mag-every visit nyo. Uh-oh. Pwede kayo mag-less for the partial yes, po. Okay. Or you can bank transfer. Naman oo, gano'n na lang. Send nyo lang po kagad. So, pwedeng hindi na lang kami mag-CC, mag-credit card. Like, every pwede, now and then yeah, cash na lang. Actually, na lang. Sayang yung 5%. Oo, sayang. Eh. Nandiyan daw yung owner ngayon. So, mamimit natin siya, si Dr. Mia. So, let's wait. Ayan. So, sige, mag-go na tayo. Ayan, kasama natin si Doc Mia! Hello! Oh, no! Kad! Ayan, mag-ay po kayo. Hi! Sobrang bait. Hindi to sponsor na, pero grabe, sobrang bait nila dito. And parang, oh, ang hands-on. Ayan, hindi ka parang may intimidate. Parang very homey lang. Kumbaga, hindi ka matatakot. Kasi ako takot talaga ako, Doc, eh. Because pero, I love you guys. I love them sobra. They're so inspiring, the yes, two of them. Yes, I was telling share. Them. Yes, na-share namin yung kwento namin ni Daddy. So you have to tell me first, what are your goals? Before we start, ano ba, why did you want to get veneers? Did you want it wider, longer? So you have to tell me your goals before I start. Hindi ko po, kung ano po bang marirecommend yung sa shape ng face ko, ganyan. Kasi ngayon, nauuso po is yung bunny. Right, right. Pero I'm not sure kung bagay ba siya sa akin, ganyan. Yeah, pero ayoko, gusto ko sana po, looks natural, yeah. Pero maputi. Right. Kasi sooner or later naman din po, isusunod ko yung baba. Lower, yes. So gusto ko rin na yung sa taas is maging maputi na maputi. Po siya. Oh, what I see kasi, your smile, your teeth, flat siya. Diba? Parang straight na straight. And then what we want is your upper teeth to conform with your lower lip. Okay. Kasi pag nagsasmile ka, diba, naka-U? Apa. So we want your teeth to be pa-U also, okay. Like your lower. So, medyo haba yung gitna. Medyo haba yung apa. But not too bunny. Not too bunny. Okay. Okay, the nice thing about CAD is we're big on trial fittings. Okay pa. So, we don't put it on like, pagkagawa, oh, lagay na. Mm-hmm. Wala ka nang sale about na. It. Bahala ka kung gusto mo or hindi. Here, we're very big on trial fittings. You will tell us when you come back, Doc, masyadong maputi, masyadong mahaba, makapal. So we do those alterations that you see. Okay. Yung before we put it on. Without any additional cost? Wala. Okay. No additional all cost right. Yun. So, kung, it's like, ano, trial fitting your gown. Mm-mm. Diba? When yung first trial fit mo, hindi pa rin sa akin. Parang pa dito. It's the same with your veneers, or old set thin veneers. You will see, when we put it on, your next visit, you'll see everything na parang, Doc, ayoko na ganito, ayoko na ganyan. Mm-hmm. We revise that. Okay. Okay pa. Kaya mo yan. Apa. Thank okay. you po, Doc. Okay. I'll see you in a bit. Eto na, mag-start na tayo. Di ba? Ang bilis. Pwede na rin talagang recta process ng pag-veneers natin. So, umpisahan ng, ano po, ng anesthesia. Oh my gosh! Let's go. Sige po. Hi.
I always watch your vlog. Really mo? Yeah, during the pandemic talaga, I was so excited. Kasi, merong ano, I like the episode na yung murang appliance. Yeah. So, ano, sa kong ganito pala sa Delda, by the way. Hello, ma. Ayan, tapos na yung anesthesia. And magaan yung kamay nila, ha? Kaya hindi rin talagang masakit. Though may mararamdaman kang medyo tusok, pero hindi naman tolerable siya. Kumbaga, yun yung pinaka-term. Tolerable yung anesthesia. Ngayon, ang gagawin nila is babawasan yung ibabaw ng ngipin ko para kapag kinabit yung veneers, hindi tayo mukhang ano, mukhang bulky, hindi bulky tignan. My gosh, parang ilang, 1 hour ba? O tumagal? Ayan, nasa 1 hour. Ayan, nakikita niya ba siya? Pero hindi siya yung gap-gap ha. Kumbaga, binawasan yung kapal ng ngipin ko. Para kapag kinabit, yung pinaka-veneers, hindi tayo parang sungalingan. Parang ganun. Parang hindi bulky. Parang hindi bulky tignan. So, ito na talaga. Tapos na yung pasta ko. So, ngayon naman, pipicture na nila. And then, impression, yun yung dadali nila dun sa lab. And then, ilalagay na yung temporary nating veneers. Colors. Okay, these are your regular colors. Now, do we want to veer away from the yellow and the green, no? Mm-hmm. So, syempre, gusto natin medyo mapotek. So, what are my favorites? That's what the patients always ask me. My favorites are the beach war, and the A1 and the B1. Kasi mukha siyang bleach lang siya. Apo. Doesn't parang come off as sobrang white, sobrang puti na glow in the dark. And I always tell the patients to get a whiter shade. Para if it's too white, I can always downshade. Madaling ibaba. Unlike if you get a yellow or a gray shade, I cannot upshade anymore. Okay, so yeah. Ayan, so kung makikita niyo yung ngipin ko, mas lumit siya ng konti para kapag nilagay na yung pinaka-veneers, hindi sobrang bulky nung bibig ko or kaya hindi yung parang, alam mo yun, yung pangit tignan. So ayan. Ang napapansin na. Last step for today, temporary veneers. Ah, na-excite na ako. Temporary pa lang to ha, pero na-excite na ako. Paano pa kaya yung actual? Alright, let's go, doc. So, ayan, di ba binawasan yung ngipin natin? Ito na yung temporary veneers. Kasi medyo sensitive yung ngipin natin dahil nga nabawasan. So, ayan, ayan yung magiging protection. Matanong ko lang din, ano yung mga bawal muna? Habang naka-temporary pa lang tayong veneers. Don't bite na lang directly. Mm-mm. Kasi temporary lang siya. So, mabilis din po siya. Yung mga food na matitigas. O, mga dicharon. Bayan, bawal. Okay. Coffee. Coffee. Pwede naman po. Pero mabilis lang po siya mas stain. Yung temporary. Pero kapag yung pinaka-veneers na natin, like, kailangan ko bang iwasan ng coffee? Hindi naman. Okay. Okay. Sige, Doc. Thank you so much. Soft drinks. Pwede, oh my gosh. Okay, basta yung matitigas sa food, ayun lang iwasan. Okay. Yung mga nagsusmoke, paano yun? Yung mga nagsusmoke po. Pwede naman din po. Pwede naman daw kapag sa mga nagsusmoke. Okay. Stain lang po talaga. No, hindi naman nagpa-smoke si Imami. Oh, kaya okay lang yan. I'm done! So, bayaran tayo. Thank you, Doc! Thank you po. Ayan, again, thank you so much kay Doc Nelda and Doc Mia. Ayan, grabe, sobrang gagaling, sobrang mabait. Thank you! Maraming salamat po. Thank you, Mami O. We'll be back. We will be back. We'll see you, ha? We're so happy to have the Team Oga. Oh, I love them. During the pandemic, nako, sila lang yung pinapanood ko. And please, watch them. It's worth it. Yay! Worth your time. Not sponsored to, ha? Pero grabe, nanonood talaga si Doc. Promise. Thank you so much. Yes. Maraming salamat. Thank you. And more power to you guys. Thank you po. Bye-bye. Po. Thanks. Parang nagbo-vlog na. Investment ko talaga to sa sarili ko. Lalo na, di ba, humaharap tayo lagi sa tao, nagbo-vlog ako, and may mga businesses ako. And very important talaga na presentable looking. So, ayan, sobrang happy ko. Di ba, you can buy luxury clothes, bags, and shoes. But sabi nga nila, di ba, a smile is the prettiest thing you can wear. Ayan, so bayaran time. And ang kinaganda dito sa CAD, very flexible yung payment option nila. So, nag-a-accept sila ng cash. Ayan, pwede rin palang GCash dito, bank transfer. And open din sila sa credit card, no? Ayan, pwedeng-pwede ang credit card. So, ayan, magbayad na tayo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ito na yung pinakamura and legit na pinagtanungan ko talaga about veneers. Pinakamura kasi compare dun sa iba, nasa 25 to 30,000. Minsan nga may 35,000 pa. Dito, 22,000 per tooth. Ayan, grabe, malaki yung matitipid mo dito. And talagang sure ka na maganda yung kakalabasan.
So ayan, tapos na yung ating session for today. And babalik tayo ulit dito next week para ikabit na yung final or yung pinaka-veneers natin. Sobrang na-excite na ako. Recommendable talaga ang CAD. And nandito tayo ngayon sa Green Hills branch ha. Meron din silang branch sa BGC. Doon usually sila Pia Wurzbach or Catherine Bernardo nagpupunta.